Hi guys! Welcome back to VGE TV and I am with Jaika. Hi! Hi guys! So before anything else, we would like to thank Bear Cutlers for bear bouquet. Wow! Yes. That we will be giving our director, Ashtin. Happy birthday! Yes. So if you want to go check Bear Cutlers in Lazada. Ayan. Ayaw niya kasi ipakita. So, ibigay na lang natin. So, ayan. Happy birthday, Ash. Do you wanna go check Bear Cutlers? Kasi meron dun mga curated na eh. Like bouquet, instead of flowers, meron ng bouquet ng stuffed toys. Or meron na rin sa box. May mga artificial flowers and everything else. So, if you just wanna make pa deliver. Go to Bear Cutlers in Lazada in the link down below. Di ba malapit ako si mag-Valentine? Sana naman. Kung gusto niya kami padala dito ni Jaika, pwede po. So anyway, ano magagawa natin today? So today, ang ating video ay isang reaction video ulit mula sa SB19. So we reacted to Go Up. Mm-hmm. And may isa pa tayong video na nag-react lang tayo. So ito naman yung latest nila, which was released January 9. Right, January 9. So kailan lang yan? Pero meron agad silang 1.4 million. Yeah. Bongga, di ba? Kasi since yung release sila, sobrang dami talagang fans na ng SB19. So before, ang tawag sa kanila ay Aurum. So ngayon, sila na yung A-team. So, pasahin muna natin yung description. So, sabi din sa taas. Now, the fire in me has started, you'll be in my room. Here's the official music video of our third single, Anna. Wow! Nagustuhan ko kasi personally yung Go Up eh. So, ikaw ba? Have you watched pa? Honestly, hindi pa. So, first time mo talaga? Oo. So, kasi, bago kami manood, no? Dadaldal muna kami para hindi naman kayo mainis sa amin. So, bilang hindi nga ikaw pa-familiar, so sasabihin ko, no, meron silang five. They are five in the group. Okay. So, si Ken, si Josh, si Justin, si Sejun, and si Stel. So, si Sejun, siya yung kanilang parang leader. So, ito na, let's start! What? Ito na. Ready ka na ba? Para manood na. Ready na. So, ito na. Let's start the video. May Korean ulit. Ay, taray. Para silang K-pop group. Oo. 어떻게 할지 모르겠죠? 한 장씩 고르세요. 그 색깔의 방으로 들어가면 당신의 사랑을 받지. 이용 했던 퀄리티 ng music video nila na to. Medyo tumatapat dun sa mga quality din ng production ng sa Korean talaga. Kasi ganun din yung dati pa naman nilang mga videos, even yung Go Up. So tsaka meron lagi na incorporate na mga Korean. Like actor or ayan, katulad yan, yung intro. Sige, game. Think cute talaga yun. Ito yung leader. Ganda yun, no? Very nice. Ganda na prod at saka transition. Parang Korean music video. Saka given naman yung boses na nila at talent sa pagsasayaw. Kaya pala sobrang hype nila din sa Philippines. Mm-hmm.
siya. Oo, oh, pero parang naanong Korean pa rin yung sinasabi. Pero Tagalog. Tagalog. Galing. Visually kasi maganda. Oo. Oh, oh. Korean. Galing. Yung intro ba dun sa baba? Yun, middle? Oo, oh, okay. Okay. Pero parang ito na yun. Big. Wow. Fairness naman. Video. No etchos na amiza ko dun sa ano music video na kasi parang Korean talaga yung style. The tsaka lukod sa twice. Oo, bukod diba? Sa talent nila no. Iba din yung pagkakasabay-sabay nila kasi I mean, mahirap yung mga dance steps. Tsaka production, 'di ba? Kita mo. Well, before kasi familiar na ako sa iba nila, pag-inaw. Tsaka yung capability nila. Oo. Since nga napakatamad ka na. Pero I would say, hindi ako may LSS like what Go Up did to me. So I think they have to top Go Up pa. And napakinggan mo na ba yung Go Up? Hindi. Actually. Pakinggan ko, papakinig ko lang sige, sa kanila. Sige, lang. Very, very light. Kahit yung chorus lang. Ito na. Ah, mas upbeat. Mas upbeat. Saka mas marerecall mo siya. So ayun, narinig nyo na yung Go Up. Mas, for me, mas, ano, engaging ba yung term? Pero mas parang, mas okay ako sa, hindi naman sa dahil hindi maganda yung alap, no? Pero yung Go Up, parang siya yung pang mas marerecall ng tao. But, of course, given naman, very talented pa rin nila. So, Alab is still a good song. And, yeah. Diba, may good dance steps and good production wise, pati boses nila. Pero yung recall lang siguro ng kanta. So, ako naman, I'll give this an 8. Sorry, masyado akong na-amaze sa part na to eh. Tsaka pala yung camera, yung, grabe yung camera work and editing. Tsaka, yung ano, pinag-rap, parang Korean yung word. Pero yung pag ano, papakinggan mo maayos, ay, Tagalog, galing. Mm-hmm. Oh, nice. Kasi ngayon ko lang sinapakinggan. Pati acting so, eh. Oo nga. Ako, siguro, ako compare nga dun sa Go Up, mas upbeat yun, compare mo dito. So, 8 din, 8 over 10 din yung rate ko sa kanila. Pero this will still go to my library, to my favorites in Spotify, yes. Of course. Since yung Go Up nga, paulit-ulit nga. Sa, kahit sa office, kahit tanongin yung office mates ko. As in, biniplay lang namin yun everyday. Sumano nag-kame. Baka sa ulo mo na yung dance steps. Hindi ako sumasayo, sis. Kita mo na ako siya sayo nila, di ba? Ang galit. Hindi ko kaya, sis. Di talaga. Sumasabay lang sa jam. Ano yung na-feel nyo na yung current trend na mga nagkakaroon ng Filipino bands patterned sa K-pop bands. Ako personally, natuwa ako. Kasi, nung narinig ko, of course, first hesitant ako na parang, kaya ba yun? Oh, okay. Kasi, ang taas kasi ng quality. Like, pati yung the way they train their artists, it's sobrang wow. So, nung napanood ko sila, hindi naman ako na-disappoint. Kasi, bukod sa looks, diba, kita mo na, hindi ko nga kung hindi ko alam na Filipino sila, hindi ko malalaman.
Kasi una pa lang, yung mga itsura nila sobrang K-idol. Yes. Tapos the way they dance, they're really good. So talagang talent yun. Mm-mm. Tapos yung boses din nila. So I think, wag naman sigurong lahat ng tao ay mag-duel na parang okay. Kasi parang makukumpara kasi K-Korean kasi I mean, may talent yung mga Filipinos, obviously. Sana yun yung ma-highlight. Mm-hmm. Na hindi porket naka-pattern sa Korean culture is it's because Koreans kasi or something. Diba? They are Filipinos. So, mapaproud ako. Napaproud naman ako sa kanila, diba? SB19. Kasi napakita nila yung capability ng mga Filipinos. Yeah, parang pinakita nila na kaya din nila yan gawin. Good music. Oh. With good dance moves and good production. Nice. So, eh, kasi wala akong masyadong masasabi kasi hindi ako K-pop fan actually. Pero dito sa kanilang ginawa, no, parang ngayon kasi sa atin, hype na hype yung K-pop, Koreans, etc. Maganda na pinakita nila yung side natin ng K in a group. Kasi more like sa atin solo, ganyan-ganyan. Parang actually, may ibang flavor. Saka parang hindi masyadong maganda yung image ng group sa atin. Oo, diba? Kasi parang ano eh, trained talaga sila sa atin. Wala, I mean, hindi ganun ka ano. Hindi pinapagtuunan ng pansin yung training. So sila, nabigyan nila ng ibang flavor yung mga talents. Ano ba? Na, hindi ko maano yung term. Basta may ibang ano sila pinakita sa Philippines. Sa ano, lastly, sino dun favorite niya? Okay. Ikaw wala. Bakit? Hindi ko kasi sila ano, Mita. Turo mo nga ulit sa akin. Ito yung siguro ito. Ay? Sino ba to? Si ay, Justin. Hindi. Ito pala, favorite. Si Sejun. Si Sejun yung gusto ko. Eh, bakit? Bakit? Ex mo ba, sis? Kasi kamukha siya. Totoo, promise. Kapag dun ko siya unang nakilala. Mahon nakilala. Nakilala mo siya? Sis, baka naman. Ako, si Justin. Sino yun? Eto. Maano yung exposure niya? Tangkad niya eh. Tangkad niya. Tapos sobrang galing yung sumayaw. Magaling na yung sila sumayaw. Ito ka. Basta yun, si Justin yung favorite ko. Ah, sa akin si Sejun. Kasi familiar siya sa akin eh. Oh. Ay pala sa friend ko. Hi, Romilly. So, anyway, that's it for our reaction video for SB19 sa Arab. So if you like this kind of videos, yeah, please like, and of course don't forget to subscribe to our channel, and syempre check nyo ang Bear Cutters in Lazada. Ayan, kung gusto mong pa-deliver ng mga ano, na curated na ng mga stuffed toys for bouquet, and yung mga artificial, yung mga naka-box, pa-deliver nyo na, no, for Valentine's. Yeah. You can go down to the link in the description box below. So see you on our next video. Bye! Bye.